guys, good morning. Kwento ko lang po sa inyo yung experience ko using the Qiwa platform. Okay po, bago po yung lahat, kailangan po natin mag-enroll or kaya mag-sign up sa Qiwa platform. And then that time po kasi I was working as secretary po sa Damam Airport sa facility department. Eh medyo nagkanda leche-leche, nagkanda gulo-gulo yung trabaho ko that time kasi after more than 20 years natapos na yung contract namin with Damam Airport. Then kahirapan po eh wala na pong available noon na position for me as secretary maski sa ibang project. That time, nag-try akong maghanap ng work sa ibang company. And then, yun nga, around January 2021, since wala pa namang final update noon ang pag-uwi ko sa Pilipinas, nag-apply ako. And then, palabas naman na itong bagong LRI, itong Qiwa. Pagkatapos nun, nag-sign up ako sa Qiwa, nag-apply sa mga ibang company. Yun, may isang company na na-approbahan yung application ko. Na-approbahan siya. Then, naka-receive ako ng contract from Qiwa. In-approve ko na yun, which is the good thing. Nung pagka-approve ko po nung contract na yun, eh naka-red color yung company ko sa Nitakat. So ang kagandahan nung pagka-approve ko ng new contract ko from other company, hindi na dumaan sa company ko yung pag-approve, hindi na rin po sila yung approver that time. Dumiretso na po siya sa Ministry of Labor. Yun po yung maganda doon. Unlike po nowadays na kapag naka-green po yung color ng company ninyo sa Nitakat, it's very hard to transfer kasi yung company po, pwede po nilang i-reject yung request for transfer ng employee. And after that, nung na-transfer na po ako, within 24 hours lang po yun, pagka-approve ko po sa Qiwa, the following day, nalipat na po ako sa new company ko. Sa Amshir, iba na po yung sponsorship ko at lahat-lahat po. Within that 24 hours na yan, naging okay po siya lahat. And then, naka-receive na rin po ako ng GOSI. Na-receive ko na rin po yung new contract ko from GOSI galing sa bagong company. Yan, nagtuloy-tuloy na siya. By the way, ang masasabi ko lang po sa mga nagplaplanong lumipat ng company, check nyo po muna kung ano pong color ng company ninyo. It's red, yellow, or green po siya, or platinum. Kasi kapag po, naka-green po sila at saka platinum, mahihirapan po kayo. Kasi ang company, pwede po nilang i-reject yung pag-transfer ninyo from other companies. So, much better kapag naka-red sila, ayun ang maganda. Once na naka-red ang company ninyo, ang current company ninyo, automatic na po siyang lilipat. Hindi na po dadaan sa kanila yung proseso. Diretso na po yun sa Ministry of Labor. After po nyan, ang pinaka-importante po, makareceive po kayo ng new contract from GOSI, kasi yun yung final stage po para mapabilang kayo sa new company ninyo. Either, maski po nakalipat na po kayo, napalitan na po yung sponsorship ninyo sa Amshir, kung wala naman po kayong natatanggap na GOSI contract galing sa new employer ninyo, hindi po ibig sabihin ninyo, totally nakalipat na po kayo. Ganun po yun. Kaya yun po yung mga naging experience ko. Kasi kagaya sa akin, dalawang lipat po kasi ako during that time. Parang nilipat po ako ng new company ko sa kanilang sister company kasi that time close po yung new company ko, close po yung system nila. So nilipat po muna nila ako sa sister company nila bago nila ako nilipat doon sa new company.
ayun na nga, nilipat po ako ng company ko sa sister company nila kasi hindi po nila ako ma-transfer that time. So parang ang ginamit po nila muna is yung sister company nila. So ang naging problema ko lang din po nung nakalipat ako sa sister company nila is yung hindi po ako ma-ilipat-lipat noon sa kumpanya, yung dapat kumpanyang pagtatrabahuan ko. Kasi yun pala, kailangan makareceive ako ng contract through GOSI. Yun yung electronic contract ng GOSI. So habang kung hindi po kayo nakareceive noon, ibig sabihin po hindi po completely nalipat kayo sa company. So nalaman lang po namin yun is very late na noon. Kaya eh kasi bago pa noon yung ano eh, bago pa ang Qiwa noon eh, hindi pa ganun gamay ng mga HR that time. So ang ginawa nila, nailipat na ako, napalitan na yung ano ko, napalitan na yung sponsorship ko sa Abshir ko, naka-receive na rin ako ng GOSI. Then after that, muktab ba yun? Hindi ako nagkakamali hanggang sa ka-receive na rin ako ng GOSI electronic contract. Ayun na. So, ngayon, nagtatrabaho na ako ngayon sa mismong company ko. Which is good. Actually guys, wala namang pinagbago yung LRI, yung Qiwa sa mga nakaraan sa previous transfer ng employee. Same process pa rin naman po sila. Pero ang pinakamaganda po ngayon is more systematic na po sila. Systematic na po sila at saka computerized na po lahat. Ayan po yung naging experience ko sa paglipat using Qiwa platform. Sana po maging guide din po ito sa inyo. Maraming salamat. Have a nice day.